Good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk With That channel. Welcome and welcome back to our channel. Okay, so let us just honor our subscribers. They are now 5,000. They are now 5,317 to be exact. 5,317 to be exact. Okay, so they are located around the world. Thank you so much. And then if you are watching this, my friend, okay, please do subscribe so that we can be able to maintain and sustain this channel. All right, so pag-usapan po natin, guys, kasi meron po tayong napanood, no, sa isang vlogger din po, no, political sit-down commentaries vlogger. No, hindi na lang po natin sasabihin yung pangalan, pero ang niya po daw ang niya, sino ang nagpanalo, to si Marcos ba o Duterte nung last two elections? Okay, ako po, para lang, just to be transparent with you, I supported, I campaigned, and I voted for BBM, no, kasi I'm an Ilocano po, in a way, no, parang tita ko naman din, nasabi ng aking mga magulang gaano napagsilbihan ng mga Marcos ang Pilipinas. Kaya ganun po, no? Kahit po tinitira tayo, no? Ng mga kalaban, ng mga yellow pink na 'yan, no? Talagang binibira tayo. Eh okay lang, no? Ayan, lalo na diyan sa Pasig. Yan mga kasama natin diyan dati na ano talaga, no? Talagang makadilaw yung mga 'yan, no? Kahit yung mayor nila makadilaw 'yan, eh aminin na natin, no? Okay, anyhow. Baka saan pa ito mapunta, no? Pero anyway, ayan, sino nga ba mayor diyan sa Pasig na 'yan? No? Nako. Ay, nako. Sige. Anyhow, ano nga po ba? Sino nga po ba nagpanalo? No? So, yun. Okay? So, ano po yun? No? Kasi ang ganda po talaga ng tandem nila. No? Si Sara Duterte at saka si Bongbong Marcos. Actually, ano po yan? Kinukumbinsi po talaga ng tatay niya na tumakbo si Sara Duterte. No? Kaya lang po, at that time, sabi niya, hindi pa siya ready. No? Kasi parang first time naman niya to enter politics. Ay, international politics, kumbaga. Pero titingnan niyo din po naman, no? Talagang in the past elections, talagang linalapitan po yan si Sara Duterte. Sara Duterte para makampanya sa kanila. At saka, si Pangulong Duterte at that time ay hawak niya yung government machinery. Okay? So, kumbaga, kung tumakbo si Sara Duterte noon, no? Si either mananalo yan or matatalo, pangalawa kay Bongbong Marcos, something like that. O kaya, kung tumakbo si Sara Duterte, baka hindi naman tumakbo si Bongbong Marcos. Kumbaga, no? Tapos, noong 2016 po, hindi naman po magkasama ang Duterte at Marcos, kumbaga. Pero in a way, Duterte, in a way, parang it seems supporting. O kahit si Cayetano, ang kanyang vice president candidate, no? Presidential candidate, but it seems na sinusuportahan naman niya si Bongbong Marcos. Ganun din si Bongbong Marcos, no? Parang mayroon silang strategic alliance, kumbaga. Okay? Kung sino ba ang tanong ngayon? Sino nga ba nagpanalo? Si Marcos o Duterte? No? Sa akin tingin po ay huwag nating tignan sa ganun. No? Tignan po natin kung anong mangyayari kung tumakbo si Sara Duterte noong 2022. Okay? Tandaan po natin yun. Ha? Malakas din. No? Malakas din si Sara Duterte. No? Visayas, Mindanao. Halos sa kanya din yan. Eh, no? Ayan. Except for later din siguro. No? And part of Luzon. No, baka sa kanya din yan. Okay, yung part of Luzon, pero mga northern part kay BBM yan. Pero nung nagsama sila, no, nakita po natin, na mas mataas na parang more than 1 million, si Sara Duterte. So parang yung hudyat pa lang na talagang may sariling lakas, no, si Sara Duterte in comparison kay Bongbong Marcos. Okay? Ayun po, no? At saka nagiba nila. Talaga ng hustong-husto yung mga pink and yellow, no, led by Vice President, former Vice President Lenny Robredo, no? Yan, yung Pasig area na yan, Pasig area na yan. Ano yan? Makadilaw yan, mga yan. Kaya talagang ano po, mahirap po talaga. Kaya, ano po talaga, Sara Duterte, ay talagang tinulungan si Bongbong Marcos, kinampan niya, ha? Tinulungan niya, no? Kahit nung mga bandang huli pa, no? Sinasabi, oh, kanino ba, ano, kakampi, no? Pero talagang kinarify ni Sara Duterte na Bongbong Marcos siya, okay? All throughout, no? Kaya nga po, may nakakasama rin ng loob. Bakit po ganun ang nangyayari, no? Akala ko po ba, yun,
Kaya nga po, majority of the Filipinos voted, majority of the electorate voted for BBM and Sara. Kasi nga ganun eh, no? Eh, bakit? Parang mas grabe pa, no? So, para dapat pala, hindi na sila nagsama. Kumbaga, si Sara Duterte, iba na lang presidente niya. Si Bongbong Marcos, eh, iba na rin ang vice presidente niya. O kaya naglaban na lang sila bilang presidente. So, tignan na lang natin kung sino yung mananalo sa kanila or nanalo sa kanila. Pero tingin ko po, kung tumakbo po si Sara Duterte at that time, no? So believe me, gagamitin ng government machinery, eh hindi rin naman ano eh, basta-basta lang naman si Sara Duterte. Kaya nga majority of the politicians, they are asking for her endorsement kasi nga medyo may lakas siya. Okay? Kaya nga po nagkakamali yung mga ano, gumigiba sa kanya as early as now. Kasi baka bumaliktad pa yan. Nagigay ng strength yan. Ngayon, hindi na umaattend ng mga ano, no? Mga meetings, no? Yung mga head of party, no? Yung pagsalubong kay Bongbong Marcos. In the past, ginagawa niya. Pero ngayon, ano nangyayari? Ngayon, titingnan natin, no? Siyempre, hawak na ni Bongbong Marcos ang government machinery. Tingnan natin kung anong mangyayari sa 2025. Ngayon, ang tingin ko dyan, magpipick ng mga kandidato, no? Si Sara Duterte, ayan, si Bato de la Rosa, Bongo, si Tolentino, at saka iba pang mga senatorables, magpipick yan. And then si BBM din, magpipick din yan. At saka si Romualdez, magpipick din yan ng kanilang senatorables. Okay, now, doon natin malalaman kung sino ang anong mas mahalagang endorsement, no? Kay Sara Duterte o kay Bongbong Marcos. Kumbaga, tingin ko po ah, yung mga in-endorse po ni Bongbong Marcos, halos wala rin nanalo eh, no? Pero nung nag-campaign si Pangulong Duterte at saka si Sara Duterte, halos napanalo niya, di ba? Si Dingo Estrada, JB Ejercito, no? Kumbaga, kung walang endorsement niya mga yan, baka walang panalo yung mga yan. Okay? Yan si Tolentino na panalo ni Pangulong Duterte, si Francis Tolentino, si Bongko, si Dela Rosa, kung yung mga yon, no? Okay? Yan, hindi lang na panalo talaga si Roque at saka si Bibo Chodoro, at saka si ano, Panelo, sabi niya, lahat Panelo panalo. 'Di ba? Okay? So ganun po yon, ha. Huwag po nating tignan kung sino nga ba ang nagpanalo. Tignan natin kung tumakbo pala si Sara Duterte. Ano nangyari po? Okay, sige. Hanggang dito na lang po mga kaibigan ko. Ha? Maraming maraming salamat po sa inyo. No? Kung hindi ka pa nakapag-subscribe kaibigan, mag-subscribe ka naman para naman po mag-grow ang channel natin. No? So 5,300 na po tayo. We are working on our 6,000 subscribers. Thank you so much guys. Merry Christmas to all and God bless you.